Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po, nandito na tayo sa pang-18th day ng ating photo challenge. Ang gagawin po natin ay chocolate photo. Bago po tayo mag-start, kung di ka pa po nakasubscribe sa aking channel, click mo po ang subscribe at ang notification bell para palagi ka pong updated. Start na po tayo. 1 cup of flour lang po yung gagamitin natin. Gagamit din tayo ng brown sugar, 1/2 cup, and 1/4 cup na cocoa powder. So, ang gamit ko po dito ay Dutch na cocoa powder. Then, baking powder po, 1 tablespoon. Ayan, paghalu-haluin lang muna natin yung mga dry ingredients bago natin ilalagay yung mga iba pa nating remaining na ingredients. Yan, ilagay na rin pala natin yung gatas. Hindi pa natin na ilagay yung 1 pack ng Bear Brand or kahit anong gatas naman po ay pwede. Ang 1 pack po na yan, mga 3 to 4 tablespoon lang yan. Kung susukatin mo sa tablespoon yung powder milk na gagamitin mo. Ayan. So, pwede na natin paghalu-haluin ulit yung ating mga dry ingredients. Ayan. Pagkatapos ay gagawa ka ng butas sa gitna at yan mo ngayon ibubuhos yung ating natitirang mga liquid ingredients. Unahin lang muna natin yung egg. Extra large po yung egg na yan. Pero actually, kung large, pwede na rin. Yan. Then, ilalagay na rin natin yung melted butter. Melted butter po yan, pero kung meron po kayong coconut oil, masarap po yun sa chocolate puto. Wala kasi kaming coconut oil ngayon. 2.5 tablespoon po yung gagamitin natin. At pagkatapos, ilagay na natin yung 1 cup na tubig. Hanggang guhit lang po yung 1 cup. Hindi po yung umaapaw hanggang dyan sa pinaka-mouth ng cup. Paghalu-haluin na natin. I-mix natin siya hanggat sa wala na tayo makita ang buo-buo. Yun, sa mga magtatanong po kung pwedeng gumamit ng electric mixer, actually po yung photo mixture kasi, hindi natin siya pwedeng i-overmix. Dapat dahan-dahan lang tayo sa pag-mix natin. Minsan lang kaya nyo nakikita na mabilis ako kasi, naka-fast forward lang po yung video. Pero sa totoo po, ganyan lang talaga yan. So, hindi siya natin pwedeng itodo-todo natin ang bonggang-bongga yung pag-mimix natin kasi hindi po umaalsa kapag ka na-overmix yung mixture ng puto. Ayan. This time po, hindi tayo magsasala ng mixture natin kasi kapag ang ginagawa kong puto ay dark color, di na ako nagsasala. So, diretso na yan. Basta lang, ayusin na lang natin yung pag-whisk natin. Yun, pag ganito na itsura, okay na to. Yan, okay na yan pag ganyan na siya. Pwede na natin ilagay sa mga photo molder. So, hindi na rin po tayo mag-grease ng photo molder kasi itong mixture natin ay meron na siyang 2.5 tablespoon na butter, melted butter. So, kaya ko po siya mini-melt kasi kapag hindi ko i-melt yung butter, hindi ko nakukuha yung tamang ano niya, yung tamang pagkakatunaw kapag dito mo lang siya imi-mix sa mixture na hindi mo siya tinunaw sa oven. So, pwede mo rin siyang tunawin sa kawali. Okay lang din. Ayan.
So ito po yung ano, ito po yung gagamitin natin ngayong hulmahan. Medium size. Dahil medium size lang po, 1 tablespoon lang ang ilalagay natin na puto butter. Ayan, kung mapapansin nyo, wala po akong nilagay dyan na grease. So itong 1 cup natin na all-purpose flour, ay makakagawa po ito ng 23 pieces na medium size na puto. So hindi na rin po ako maglalagay dito ng cheese. Daw maglalagay ng toppings na cheese kasi hindi ako sure kung bagay yun. Yung chocolate na lagyan ng cheese. Parang hindi kasi bagay yun. Tuloy-tuloy lang natin hanggat sa matapos natin yung lahat ng mga puto molder natin. At habang ginagawa natin to, dapat nagpapakulo ka na rin ng tubig para pagkatapos natin maglagay sa mga ano, sa mga puto molder, ay diretso na natin i-steam. So again po, every time na magluluto tayo ng puto, kailangan po yung takip ng steamer, lagi natin siyang ibabalot ng tela. Kahit anong tela naman po pwede. Kasi ang purpose po noon para hindi tumulo yung mga steam, yung mga tubig na manggagaling sa takip ng steamer. So dahil medium size lang po ito, 7 to 8 minutes lang po ang cooking time natin. Sa mahinang apoy lang po. Kasi kagaya po ng ginawa ko, medyo nalakasan ko yung apoy. Meron pong 3 pirasong tumagilid. So yun po nagiging cause kapag malakas yung apoy. Yung pag-alsa ng puto, imbis na paumbok lang siya sa gitna, nagiging tabingi kapag malakas masyado yung apoy. So yun, tapusin lang natin yung paglagay. At ngayon ayusin na natin sa ating steamer ang ating unang salang. So dalawang salang lang to. Ngayon, ang gamit ko pong steamer kapag ganitong konti lang, maliitan lang pong amount ng ingredients ay dito lang sa rice cooker. Pag pang isang kilohan na or kalahating kilo, saka lang tayo gumagamit ng steamer. Nakasalang na po yung ating puto at kagaya ng sabi ko kanina ay 7 to 8 minutes lang ang cooking time natin. So after 8 minutes po, dapat po mahina lang yung apoy. Ayan, kung mapapansin nyo po, may 3 piraso siya na tabingi. So hindi siya maganda. So ito yung mga perfect, dapat ganyan siya. So yun, ito na po yung ating finished product. Sana po may natutunan naman kayo sa napakadali ko pong recipe na i-share ko ngayong araw na to.
So yun lang po, abangan po natin yung mga susunod ko po pong mga vlog. Maraming salamat!